Okay, so today, meron akong gustong i-share sa inyo, tsaka meron akong gustong gawin regarding sa cryptocurrency. So basically, kaka-out ko lang ng pera ko dun sa cryptocurrency kasi sinafety ko na dahil yung ginamit kong way para kahit papaano makapag-ipon ng konti ng pampaanak. Kasi this coming July, maanak ni misis ko, so kailangan kong i-safety muna yun. Dahil nga, ang cryptocurrency is very volatile. So, meaning, sobrang risky niya. So, hindi ko muna i-take yung risk na yun kasi so far, okay naman ako dun sa kahit pa paano dun sa perang na ilabas, no? So, ngayon, sakto, ang ginawa ko kasi ito, i-share ko lang sa inyo, no? Binenta ko yung ibang gamit ko sa music dahil unang-una is hindi ko naman siya nagagamit. Pangalawa, dahil nga hindi pa pwede yung face to face sa church namin, so hindi ko talaga siya basically magagamit and naalikabukan lang, so I decided na ibenta ko muna to and then invest ko muna rather than maalikabukan lang siya. So yon, kaya meron ng kahit papanong konting puhunan. So ngayon, yung natira kong gamit is may nag-PM sa akin na gusto niyang bilhin. So sabi ko, sige, benta ko na. So worth ano siya, 6,500 pesos. So ngayon, ilang araw na nag-iisip ako. Sabi ko, ano kaya maganda bilhin sa 6,500? Parang gusto ko ulit bumili ng acoustic. Or bilhin lang, kaya ulit ako ng reverb or delay. Na mura lang para magamit ulit. Kaya lang tinatansya ko. Sabi ko, mukhang hindi ko rin siya magagamit. Sabi ko ganun. So basically, yun yung ano, sakit natin pag may hawak tayong pera. I mean, hindi lahat. Pero ako pag may hawak na pera, para nangangate. So, I decided na gawin tong video na to na instead na bumili ko ng bagay na hindi ko naman talaga magagamit daily, is invest ko muna yung pera. So ngayon, ang gagawin natin is papakita ko sa inyo kung paano magpasok ng pera. Pero hindi yung super actual kasi syempre may mga kailangan na itago, basically hidden. Pero makikita nyo yung account ko na maliit lang yung laman kasi nga kaka-out ko lang. So ngayon, ipapakita ko lang yung kung paano ako magpasok ng pera from cold cash basically. And then basic, meron naman laman yung GCash ng wife ko. So yun ang gagamitin ko ngayon. So ito yung GCash ko para dito na mismo sa phone ko, ipapasa niya sa akin. Ako na yung mismo magtatransact. So, ito yung laman ng GCash ko ngayon. May kita nyo. 155 pesos lang. So, magpapatransfer ako sa kanya ng 6,500 and then, ako na yung gagawa ng transaction. Bibili ng USDT o kung tawagin doon, or ang equivalent niya is US dollar basically. Bibili ako ng USDT para pambili ko ng coin. Hindi Bitcoin ang pag-investan natin kasi basically masyado na mataas ang Bitcoin ngayon. So bakit ko ginagawa to? Sinishare ko lang sa inyo na kumbaga kung meron kayong hindi importanteng bibilin at merong at capable kayong ipangbili or gamitin yun, pwede nyo invest, try nyo. Pero yun nga, hindi ako financial advisor na ina-advise sa inyo na ipasok nyo lahat ng pera nyo or what. Ito is napaisip na kasi akong bumili ng gamit na hindi naman importante. So instead na ibili ko ng gamit na hindi importante, ipapasok ko na lang sa cryptocurrency para i-invest. And then tignan natin for 3 days, 1 week, tignan natin kasi syempre nga pataas pa baba ang trend. So maaring pagpasok mamaya ng pera is mataas, so hindi ko muna bibilin. So papakita ko na lang pag nakabili na ako or kung bibili na ako. So yon. So ngayon, papatransfer muna ako ng pera. So, yun. Nakakapagpa-transfer na ako ng pera. So, ito na siya ngayon. Ang gagawin ko ngayon is through using mobile. Hindi kasi ako sanay sa desktop. Mas prefer ko yung mobile app. So, yun. Pwede naman kayo gumamit ng desktop app or yung web. Sa web, pwede kayo mag-login dun. So, ang dami ko kasing gagawin. So, mobile yung gamit ko. So, first thing na gagawin nyo, nakalagay sa description below. Kung gusto nyo mag-umpisa, andon, may link doon kung saan kayo magre-register. So basically, yung Binance is a exchange website kung saan kayo pwede mag-trade and bumili ng mga altcoins or bitcoin kung ano man ang gusto nyo invest.
So yun. So ito yung Binance ko. Wait lang. Yan. So papakita ko rin na ito lang yung balance niya. 150 pesos. And 150 pesos. Yeah, 150 plus basically, yeah. Kasi nga kaka-withdraw ko lang ng lahat. So withdraw ko na lahat. So ngayon, magpapasok tayo ng pera using P2P. Basically, yung P2P is person to person. So makikita niyo yan dito, andiyan yan, P2P. So pag-click natin yung P2P, yan. Ayan, makikita niyo ngayon is transfer. P2P ito, trading. So pag-click niyo yung P2P trading, yan. Lalabas ngayon dito lahat ng mga pwede niyo pagbilan ng USD. So hahanap tayo nung minimum niya is pasok dun sa kailangan ko, and make sure na magre-reply ka agad yung kausap nyo para makasigurado kayo yung sure ball o legit yung kakausapin nyo. Make sure na titignan nyo merong ganitong yellow yan, parang trademark yan na ano, legit basically yung nagbebenta. So nakalagay dito is 4,000 plus ang minimum. So dahil 6,500 yung bibili natin, pasok tayo dito kay Abra. So kiklik ko ngayon yung ito, buy. So pag click ko ng buy, oops, ayaw niya dun, hindi pa tayo ng iba, not meet daw ang requirement. So lipat tayo ng ito, sakto si USDT Bank naman. So buy yan. So ito ang lalabas dyan. So ngayon, i-input ko ngayon kung magkano yung bibiling kong US dollar amount. So lagyan natin 6,500. So pag in-input nyo yung 6,500, ayan, magko-convert naman siya. Ang papasok sa atin dapat is $130.10. So kiklik ko ngayon yung buy. Basically, wala pa akong pondo rito sa crypto. So ngayon ang gagawin natin is from GCash, dun sa bangko nila, isi-send ngayon natin yung pera na 6,500. So ang bili natin per US dollar is 49.96. Yan. So selectan ng payment method nila, hanap tayo Union Bank. So dito tayo sa Union Bank. Yan, kakopi ko lang yung mga details, ha. Wait lang, ha, para ma-send ko. So bago kayo mag-send, kausapin nyo pala muna. Yan, makikita nyo may chat dito. Kausapin muna natin. So sabihin natin na hi, kasi hintay natin siya mag-reply dahil mahirap mag-send kaagad ng pera na hindi mo naman siya nakakausap. Pero again, mas maganda pa rin yung sure, kahit na alam natin nakalagay dun is legit siya. Sabihin natin send po ako ng payment. O yan, chinat ko na. So nag-reply na siya, nag-hello na siya. So basically, meron tayong kausap. So ngayon, ang gagawin natin is kakopi ko na yung details nung pagsisenda natin dun sa GCash. So magsisend muna ako ng pera. So wait lang. Okay, so nakapagsend na ako ng pera sa kanya. So balik tayo dun sa app. Kailangan ko na ngayon pindutin itong transferred next. Ito yan. Kasi nakapag-transfer na ako. And then, kinuha ko yung screenshot kasi kailangan kong ipakita sa kanya na na-send ko na talaga. So yan, send ko sa kanya, nagbayad ako ng 6,500. Done. So wala pa tong 15 minutes basically. Kasi mabilis talaga sila mag-transact, kasi nga syempre pera din to. Try to imagine kung ang value ng dollar is 48, tapos ang bibili ka sa kanila is 49.95, diba? Ang laki ng tubo nila. Or 48.50. So, malaki rin yung tubo nila. So, ayan. Kakapasok lang. $130.10. So, pasok na. So, ngayon, pag pumasok na to, hindi mo kaagad siya maipansinin nyo to, ha? Ayan. Tayong spot wallet. Ito yung spot wallet ko. Dito ako magkakaroon ng balanse at pwede nang bumili. So, nakita natin na pumasok na kanina. Pero kung mapapansin nyo,
100 plus pa rin yung laman nung wallet ko. So dahil nandito kasi siya sa P2P pa. Ito yung pumasok sa atin, 6,296. Yan. So ngayon, ang gagawin natin is kiklik natin tong transfer button. Yeah, transfer. And then, click rin tong transfer. Tapos, makikita nyo, from P2P to Spot Wallet. Yan. Kita ba? Yan. From P2P to Spot Wallet. So, kiklik natin yung max. Kunin natin yung USDT muna. USDT. Yan. And then, click natin tong max. Yan. Makikita nyo na. So, papasok lahat ng amount dun sa Spot Wallet. So, click natin yung transfer. Yan. So, pag pumunta tayo ngayon dun sa, pag nirefresh mo to, scroll lang down, ayan, 00 na, wala ka ng laman sa P2P. Punta tayo ng Spot Wallet, andito na yung pera. So, additional yung 150 plus ko kanina. So, ayun, ganun siya magpasok. So, basically, ang gagawin nyo is, from your GCash, pwede kayo mag-transfer dun sa banko. Mostly, ng banko na gamit dito is Union Bank. So, from GCash to Union Bank. So, madali lang naman mag-transfer ng money. So, for sure, familiar na kayo dun. Kung hindi man, maraming tutorial dyan sa YouTube. So, yon. So, titingin ako ngayon ng possible coin na mababa na pwede ko lapagan. So, ang tinitignan ko rito is pag nag-click tayo, let's say for example, hahanap ako ng isang coin, which is pag kinlik natin itong markets, ayan, markets, search ako, let's say for example, NPX, saan ko nalalaman to? So basically, nagsesearch ako kung ano yung cryptocurrency na medyo mura and then may potential. So, bukod dun, nagjo-join din ako sa mga groups, like for example, Binance Philippines yata o Pinoy o Pilipino yon, kung di ako nagkamali, check ko muna sa Facebook. So, check natin to. So, Binance Filipino, eto sila. So, dito, yan. Shoutout sa mga taong nandito. Yan, pwede kayo magtanong dyan. So, don't expect na masyadong mababait yung mga tao dyan. Sometimes, pag nagtanong kayo, meron talaga mga tatawanan yung tanong nyo or what. Okay lang yan, normal yun. May ganun talaga eh. Pero basically, marami kayong makikita rito at matututunan. And, nag-join din ako sa mga groups o GC na maaring makatulong. So, basically, hindi porket may pera tayo is okay na, pasok na tayo kaagad kasi wala tayo alam eh. So, again, katulad ng sinasabi ko sa mga videos ko sa Facebook, sabihin ko na rin dito, syempre, learn before you earn. So, hindi po pwedeng porket may pera tayo, gusto natin mag-invest, invest ka agad. So, alamin muna natin kung ano yung pinapasok natin. And, tanong-tanong muna, huwag tayo mag-rush kasi pera natin yan eh. Kumbaga, pinaghirapan natin yan. So, it so happen, kahit papano, meron na akong konting idea kung papano, kaya alam ko na kung anong gagawin ko, tsaka alam ko yung anong bibiling kong coin. So, sa ngayon, titignan natin si NPXS, nabanggit ko kanina. So, magkano siya ngayon? 3 sentimo per stock. Ayan, may kita nyo. Tignan natin kung malinaw. Ayan. So, napakamura nito. Since 6,500 lang yung pera natin, okay to para invest. And then, syempre, may mga titignan kayo dyan yung chart niya, kung ano yung galaw, within 4 hours and within 1 day. So, may kita natin, pataas pa rin talaga siya. Or mataas pa rin, compare before. And for 3 days, medyo bumaba siya. So, mukhang okay din siya. And then, pwede rin akong tumingin dito kay BTT, o si BitTorrent. Excuse. So, kung makikita ko naman si BitTorrent, medyo alanganin ako dito kasi pataas. So, kung papasok ko ngayon, maaaring magkakaroon siya ng correction or bababa yung value niya. So, wag muna. So, kung ako tatanungin kung tama na bang magpasok ko ngayon ng pera, hindi muna. So, maghihintay muna ako ng time para ibaba pa ng konti dun sa dalawang ngayon. Kasi, etong dalawang coin na to, nilapagan ko na to before pa lang nung nilabas ko yung pera ko. And, okay yung profit niya. Sa maliit na halaga, kasi, and then, 6.5 lang. Try to imagine, magkano ngayon ang BTC as we speak.
So habang ginagawa ko tong vlog na to, $57,367. So basically, mataas. Kung 6,500 lang papasok ko, kahit pumaluin ng 58,000, 59,000, o 61,000, ang liit lang ng profit ko. Unlike, pagka kay NPXS ako bumili, or yung mga centavo lang, malaking percentage na mas malaking gain ko. So, yun yung difference kung bakit hindi ako pumapasok kay BTC na maliit lang yung perang pwede kong pang-invest. So, ngayon, maghihintay muna tayo na bumaba ng konti yung coin para mapasukan natin, para mag-profit tayo. Huwag tayo basta-basta pasok agad. So, syempre, saan ko nalaman ito mga to? Paano ko nalaman? O ano bang dapat aralin? So, basically, aralin nyo muna what is cryptocurrency. And then, pagka okay na kayo, kung magkano yung amount na sabi nga nila madalas is yung kaya mong mawala, yun lang. Huwag mong ilagay yung buong ipon mo o yung buong pera mo dito. Hindi porket malaki yung income o yung kitaan dito is lalagay mo na lahat. Hindi ganun. Siyempre magtitira ka pa rin. So, yun. Bakit cryptocurrency yung pag-iinvestan ko? Kasi ito yung opportunity ngayon. And based sa experience ko, talagang kumikita. Kahit natutulog ka, passive income, kumikita. Pero, syempre, don't expect na parating Pasko. May times na talagang bababa yan. So, huwag kayong matakot, nandun pa rin yung pera nyo, kaya lang bumaba yung value. Pag yun, nilabas nyo, yun na yung time na talagang lugi kayo. So, hayaan nyo lang. Kaya nga meron kayong mga maririnig na naipit ako, naipit yung pera ko dito, yung ganyan. So, normal yun. Sa kahit anong stock market na ups and downs. Kaya lang, itong cryptocurrency is masyadong risky compare sa traditional stock market. So, kung okay kayo sa opportunity na to, it's up to you. And do your own research. Huwag basta-basta papasok sa kahit anong pangalan nito, investment scheme. Lalo na yung mga sinasabing 1 week, 2 weeks, kikita, and everything. So, wag. Ito, sarili nyo talaga yung pera nyo na kayo ang gagalaw, kayo ang mag-invest kasi your man is your responsibility. So, wag tayo magpasilaw sa malaking percentage ng weekly, monthly. Kasi ang dami na nag-message sa akin na ganyan nung nagla-live ako sa Facebook, no? Na nalugi sila, na-scam sila, ganito, ganyan. Kasi kung totoo man, yung 50% o 40% o 30% weekly, monthly, basically sarado na dapat yung banko or dinumog na tayo ng investors worldwide. Kasi sobrang laki nun. Di ba? So medyo isip-isip din tayo. Tsaka huwag tayong masyadong magpaloko and huwag tayong masyadong maging greedy. Huwag natin tignan yung kikitain natin in a snap kasi hindi ganun. Katulad nito, may kailangan kang basic na pag-aralan and marami rin dito sa YouTube ang nagtuturo ng mga basic regarding cryptocurrency for free. Kasi gusto rin ng mga kapwa natin mga Pilipino na nagtitrade and mga marunong sa cryptocurrency na matulungan din yung mga kapwa natin Pilipino na hindi lang yung mga ibang lahi yung kumikita when it comes to trading and cryptocurrency. So yun, na-share ko lang. So ngayon, sa ngayon, hindi muna ako bibili SOS. Maghihintay lang ako and post muna tayo. So yun, wala pa ako napipiling coin na bibilin kasi medyo tumaas siya. So gusto ko lang muna i-share sa inyo to kasi baka mamaya magulat kayo. Minsan kasi pag biglang bumaba ng sobrang baba is akala nyo biglang tawag kasi dun is nag-dump or nag-dip. Pag-dump kasi, basically may pumasok na malaking pera and then nag-invest yung mga tao and then biglang lumabas yung nagpasok ng pera, so biglang lalagapak talaga yon. So yun yung dump, pump and dump kung tawagin. And then pag-dip lang, yun yung talagang kumbara nag-take profit lang yung mga kumita and then bababa siya. So, ito, gusto ko lang pakita si BTC yan. May kita nyo rito sa 1-minute chart niya. Bumaba. So, si BTC to. So, ano yung mga naapektuhan? Itong isang example, si NPXS. So, naapektuhan ni BTC. So, yung pagbaba ni BTC na yun, ito yung chart din niya. So, nung lumagapak si BTC o bumaba, ayan, kala nyo malaking luha. So, yan yung candle kung tawagin. So, yan. Bumaba rin siya. And then, kung titignan natin si BTC,
Yan. Alos pares lang sila ng chart na nangyari. Yan. Bumaba. So, hindi parate. Bumababa yung coin dahil kay BTC. Merong mga coin na andun yung mga tao. Maraming nagtitrade. Maraming volume. So, yun. Checkin nyo rin yung volume. Nung, ito, may kita nyo dyan yung volume yan. Yung mga yan. Volume. Yan. So, kung gusto nyo mag-invest lang, pwede naman kayo mag-invest kahit mababa pa yung volume. So, sometimes, ito, based sa experience na pansin ko, no, pag umangat na si BTC, like for example, all-time high or hindi ganun kababa yung pagbaba niya, nagkakaroon ng value yung, ano, yung mga mabababang coin. But, basically, search nyo pa rin kung okay ba yung coin na yon. Hindi basta-basta lapag lang din because sometimes matutulog din yung pera nyo or baka bumaba pa. So, kaya kailangan talaga ng research. Kailangan mo rin pag-aralan. Kailangan mo rin tignan kung ano yung coin na lalapagan mo o pag-iinvestan mo. So, like for example, ngayon, yung kanina sinabi ko si NPX is medyo paangat, bumaba ulit siya. Kaso, tinignan ko pa kung pwede pang bumaba na bumaba. Eh, ngayon, umangat siya. Ayan, may kita nyo. So, hindi mo na ako bibili kasi mataas. So, meron tinatawag na fear of missing out. Minsan makikita nyo, uy, tumataas, tumataas. Bibili ako nyan. Sobrang hindi ganun ka taas yung chance na yung mga coin na ganun is biglang tataas pa. So, mamaya, maugulat kayo, biglang may makikita kayong mahabang red dyan na bababa. So basically, yung mga nakabili rito, nung nag-dip, is magte-take profit yung mga yan. So huwag kayong bibili basta-basta. Kasi katulad yan, ang taas na. So, biglang bababa yan. Kasi, whether we like it or not, nagte-trade yung mga tao. So ngayon, magdi-dip yan. Bababa talaga yan. Pero maaring hanggang dito lang, or maaring sumagad ulit, depende. Pwedeng maliit lang yung baba, o yung dip niya, maaring mahaba. Pero depende. Again, depende. So, hantayin natin bumaba para makabili tayo. It's either NPXS or other coin yung bibilin ko. So far, yun. Para maiwasan yung ano, yung mamaya ma-hype kayo, uy, pasok ako. Pero meron kasing one coin, itong ANKR. Tumaas na siya noon. Pero nag-decide ako, mukhang dahil malaki yung volume, no, nasa, I think, mga 300 or 400 million yung, ano, yung volume niya. So, nag-try ako. And then, overnight, ang laki na naging profit ko kasi tumaas pa siya pag gising ko. So, and then, syempre, take profit ako. Tapos, pahinga konti. And then, pag bumaba, bili ulit. So, pwedeng ganun pag trader ka. Pero, pag halimbawang investment yung gusto mo, pwede ka nang bumili. Pero siyempre, bibili ka pa rin yung mababa. Buy low, sell high. So basically, bili ka ng mababa and then hintay mong umangat kung ano yung certain period na target mo. Let's say, 2 to 3 years or 5 years, saka mo babalikan, pwedeng ganun. So, depende sa'yo kung hanggang ilang taon mo gustong invest yung pera mo. So yun, sa ngayon kasi medyo mataas siya, tumaas, so hindi mo na ako bibili. Ayan, pataas pa siya ng pataas. Hindi pa nagdi-dip. So, hindi mo na ako bibili. Kasi, yun nga, ang tinitignan ko rito is yung murang coin sa ngayon. Kasi nga, maliit lang naman yung investment ko. And then, based sa experience ko, dun sa mga murang coin kasi na yun, like NPXS, STMX, ano pa ba? WIN, WAN, BTT. So, nag-profit kasi ako dito dahil sobrang mura niya. Let's say, naglapag ka ng certain amount, malaki yung potential. Again, hindi parating Pasko, hindi parating yung tinatawag nga namin na to the moon, yung lumilipad talaga. So, hindi parating ganun. Depende. So, yun lang. Hintayin muna natin bumaba and saka tayo bibili. Okay, so, nakapili na ako ng coin. So, ito si Dent. So, basically, mga ilang araw na rin naman siyang hindi gumagalaw. So, hopefully, umangat siya. So, dahil mababa rin lang naman yung value niya, I think 51 centavo. So, iiwan ko na lang dito yung 6,000 plus na invest natin dito sa ano, sa coin na to. Ayan, si Dent.
So ngayon, pag bibili tayo, kiklik nyo lang itong buy. Yeah, buy. Pwede kayong mag-set ng buy nyo kung ito yung, ito pala, bago tayo mag-set ng buy, so makikita nyo itong green, ito yung mga bumibili, ito yung mga nagbebenta. So huwag kayong makiklik dito kasi syempre mas mataas yung amount nyan kung titignan nyo o yung value nyan. Yan. So makikita nyo dyan. Syempre, bibili tayo ng mababang value. So pwede nating iset kung magkano yung gusto natin. So, ang pipiliin kong value ay ito ngayon. Tingnan na muna natin ang kanyang galawan. So, buy. Maring bumaba siya. Bumababa pa nga. Buy. Yan. So, nag-buy ako. Ito. So, nung binili ko siya is magkano yung value? 0.0106502. So, tingnan natin kung papasok. Kasi paangat ng paangat din. So, maring makuha niya to. So, hanggang ngayon wala pa kasi hindi pa na-hit yung value na sinet natin. So, wait lang tayo kung makukuha niya to ngayong araw. Hopefully, makuha. Kunin muna. So, pwede kayo mag-set ng ano, ng buy nyo. Walang problema yon. So, like, ito, sa amount kasi na yon na sinet ko, may malaking bibili, may gitsang million na, ano, value. So, ayan, may kita nyo yung color yellow na arrow, na maliit, ayan, umaangat-angat, so, hindi pa rin nabibili yung sinet nating sell. Kasi gusto ko yung mababa lang na value. Ayan, nandun na siya stop. Pero, dahil malaking value, so, tingnan natin, tayin natin siya. Tingnan natin makapasok sa value na yun. Kasi medyo pataas din kasi siya yung value niya ngayon eh. Pag hindi nakuha, okay lang. Hintay lang tayo ng tamang oras. Pero yun, nakaset sell na ako. Yun yung gusto kong value. Yan. Kaya hintayin na lang natin siyang makapasok. Sana makuha niya. Yun. Yun na. Hindi pa tayo nakuha. Yun. So yan na. Nakuha na niya. Wala na. So ganun. Maraming nagtuturo din dyan na mas malinaw siguro kasi sa akin talagang actual na ganito. So actual din naman yun sa kanila sa website. So si-share nila sa inyo kung paano sila bumibili, paano sila pumipili ng coin, yun yung mga ganun. Sa akin kasi kumbaga sa manok, inaalagaan ko na rin to si Dent nun pa. And nakita ko naman ilang araw din siyang stagnant, pero again maari siyang bumaba. Pero dahil maganda rin naman yung volume niya, megit ilan yung volume niya, 100 million. So ito siya, pangalawa sa favorites ko. Yan. So dito ko na in-invest yung 6,000 plus. So hintayin na lang natin, tignan natin kung angat or bababa siya sa mga susunod na araw, and i-share ko sa inyo. So yon. So hanggang dito lang yung video natin. Nakabili na tayo ng coin na in-investan natin nung pera. And if you're going to invest, try to research muna, wag agad magpasok ng pera or wag niyong lalahatin. So ayun, again, syempre may maririnig kayo na ano, don't put all your eggs in one basket. Eh ako, nilagay ko lahat yung 6.5 na yon dun sa coin na yon. Kasi alam ko na yung coin na yon, and at the same time, kung ahating ko pa yung 6,500, basta para sa akin kasi ano, yung 6,500 na yon, naka-mindset sa akin, ilalagay ko lang sa isang coin. Again, pwedeng hatiin yon. Kung halimbawa may 5,000 pesos kayo, pwede nyo hatiin na 2,525 or 1K. Depende sa inyo. Pero sa akin kasi, para sa akin, yun yung mindset ko na ilalagay ko lang to sa isang coin. And pag meron akong extra pera ulit, bibili ulit ako ng isang coin. So, hindi ko nahahatiin. Pero maganda rin yung paghahati. Again, syempre, pagkatulad nung last time, share ko na lang din sa inyo, meron akong coin na nilapagan, si 1, at saka yun ulit yung anong ulit yung coin na yun?
ANKR. So, hinati ko sila. Buti na lang, nahati ko kasi kung hindi ko nahati, sakto bumaba si 1 nun. And then, yung isang coin, eh biglang lumipad. So, nahatak niya plus may profit pa ako. So, nung nag-consolidate ako, take profit ako, kahit may lost ako dun kay 1, okay lang kasi malaki yung lipad ni ano eh, nung isang coin na yun eh. So, okay lang sa akin. Pero, again, depende. Depende sa trader, depende sa diskarte. Talagang based sa experience. Pag kayo nandito na sa platform, depende talaga sa experience nyo. Depende dun sa may experience nyo. Depende dun sa magiging galaw nyo o sa magiging tactics nyo, ika nga. So, yun lang. So, I hope meron akong na-share sa inyo kahit papano. Again, hindi ako professional na trader. So, based lang ako sa experience ko. And kung meron akong gustong lapagang coin, nire-research ko muna. Chine-check ko dun sa forums o sa groups. And sa mga videos sa YouTube kung okay ba siyang lapagan o hindi. Pero so far, based sa experience ko yung sa mga nakita kong coins na maliliit na mabababa pa lang, talagang umaangat din naman. So okay din mag-invest dun sa mga mabababang coin o yung may tinatawag silang pangit na coin na whether we like it or not, biglang aangat din yung mga yan. So far, based sa experience ko, okay yung cryptocurrency, hindi siya scam. And talagang kumikita. So maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa next video. God bless. Peace out.